busog na tayo din. Nangyari sa atin. Pwede pang ulo. Pagpunta nyo dito, sabihin nyo, may gravy po ka. Hi guys! Welcome back to my channel. It's a new vlog. Kevin Hunt's, one of the newest cafe resto here in Tagaytay. If you wanna know where exactly it is, please keep on watching! Kevin Hunt. So ngayon, nandito nga tayo sa isang cafe restaurant dito sa Tagaytay. Sabi ko sa inyo talaga, hindi tayo mauubusan ng option nyo sa mga cafe restaurant dito sa Tagaytay. So, medyo nilalabanan ko yung ingay ng mga nasa sakyan kasi itong cafe restaurant na to ay along Aguinaldo Highway lang naman. Cafe restaurant na to ang tada! Ayan, nasa likod ko, Beatrice Cafe Resto. O, sinasabi ko sa inyo, cafe restaurant talaga yan. Kasi sa pangalan pa lang, nandun na yung cafe restaurant. Kung paano pumunta dito, keep on watching lang. Titikman natin kung masarap ba yung food dito sa Beatrice. So, halika na, pasok na tayo. Ito na yung pinaka-resto. So, ayan, pagpasok mo dito, may dalawang, lagusan. Ah, lagusan! Dito, may isa dito. Tapos, meron din dito. Pero mapakilala ko muna sa inyo yung mga kasama ko habang nag-chichin-chichin sila ng mga hindi pwede talaga marinig dito sa vlog. So, kasama ko ulit si Poleng, yan, at saka si Jenna naman. Yes. Grabe! Parang nasawa, no? Hindi. Kaya love na love kita si Jenna lang. Oh. Kasama sa gala. In-invite na naman tayo. So, ito. Okay na naman ako sa kanila. So, ayan si Poleng. Follow nyo yung page niya. Wondering Bill. Yun. Tapos go Tagaytay, syempre naman. Go Tagaytay, laban tayo ng laban. So mamaya, titingnan natin kung masarap yung ihain sa atin na Beatrice. Beatrice with a Z. Hindi with the French. C. Kailangan marunong kong French. Ganun pala yun. Oo. Oh my God. Ganun daw siya. Uwi na lang muna pala. Pakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda yung cafe rest dito. Ayan, papakita ko sa susunod na slide. Pagbalik ko namin dito, nandito yung mga pagkain. Ganun kabilis. Ganun yung kabilis ganun serving kabilis dito. Serving. Oh, pa! Ganun agad. Bye. Hindi pa pala yung pagkain, makikita natin yung bago naming kasama. Yeah. Si Chris. Oh, meron siya Facebook page din. Chris the Explorer. Chris the Explorer. Tapos mamaya, darating na yun dito. Lalapangin na natin yun. Wala na lang patumpit ng pikta. So ayan na, mamaya kayo dyan. Stay put lang kayo dyan. Huwag kayo ng appetizer, dumating. Hindi makakayano yung appetizer. Sisig, chicharong bulaklak, at saka yung salad. Kasi appetizer na to, busog na agad ako. Alam niyo na kung gano'n ako kahina kumain. Pero maganda kasi original at saka sa kanila yung dressing nung salad. Ayan o, Nilabas na yung mga pastries. Hindi na namin alam kung paano namin ipicturean to. Kasi ang daming binigay. Freshly baked lahat nung kanilang mga napay dito. Kayong lolo ko loko, meron silang sariling pastry shop dito. So ayan, papakita ko sa inyo. Nagawa namin bago ang lahat para makakuha kami ng magandang picture. Ang bang viewing yan? Sinasabi, may gluing pa yun. Mamaya kakausapin natin yung owner, Sir Norman. Ayan, interviewin niya. Ayan, mamaya ka sa akin, sir. Tayo sa main course nila.
So ayan na, natapos na rin ang mga picture namin at gutom na talaga ko. Pagod at saka gutom, nagsama na. Ganun po yun nga. So titikman na natin finally yung mga palaps nila dito. Titikman ko yung salad. O payat, bakit salad? Ang saya. O kasi tingnan mo, fruit salad pala siya. Ayaw mo ano? Fruit salad. Tapos may bouquet ng lettuce dito, o. Tinitinidor ko pero dinadali-dali-dali ko rin. Hindi naman nila nakakapansin. Ako lang nakakapansin nila sila. Makain lang sila nila. So ayun, tikman natin yung sauce kasi yun yung pinagmamalaki nila. Ito, wala diba nila yan? Tatanungin natin yung ano, tapos magtatayo tayo ng restaurant. Kakalabanin natin tong Beatrice. Uy, fresh na fresh yung ano ha, yung mga fruits. Hindi siya yung parang alam mo binili sa farm to table ba? True, ganun ang levels. Ayaw nga, ang galing. Masarap yung ano. Masarap yung dressing. Bagay siya. Bagay. Masarap. No, konting portion lang tayo kasi baka mamaya hindi tayo umabot sa mga tinapay. So unang appetizer, approved tayo dyan. Ang sarap ng dressing, no? So titingnan natin yung second appetizer kay Lawin. Ayan o, hindi ako mahilig sa ano ha, seafood talaga. Mga bagong isda, kasi blue marlin daw to eh. Hindi ko naman kilala yun. Kilala ko lang mga bangus, tilapia, galugong, gano'n. Yun lang yung mga alam ko. Kaya hindi ko alam talaga siya ha. Pero titikman natin siya ha. Nakabahan ako. Kasi diba itong kinila? Kinila. Hindi niluluto to eh. Pero meron siya mga mangga, tapos mga lato. Yan, ito oh. Oh. Uy, best ang sarap talaga ng salad. Hindi siya malangsa. Hindi siya malangsa kainin. Hindi. Masarap. Hindi sobrang asim. Tapos, kung gusto mo ng asim, meron dito tikman ko kung mangga muna to ha. Mangga nga yun. Yun yung asim, yung mangga. Next, titikman natin yung mga paputok-batok na nila. Yung chicharong bulak lang. Sorry, nakalhati na lang. Sorry lang. Amin eh. Oh. Yeah. Malutong pa rin siya talaga kahit na ang tagal po namin nag-picture. Ito naman tayo sa sisig nila. Kasi ito naman, pinirito lang naman yung ano. Oo, inano siya. Pero malinis siya eh. Kasi yung iba kasi parang medyo malangsa pa rin yung ano, diba? Oo. Ito yung kanila. Hindi ko kinakaya yung appetizer yung sisig. Ayan po pa. Sa itsura niya pa lang, okay na sa akin to kasi gusto ko yung malutong na ano, na sisig. Tsaka hindi yung mayonnaise. Ayun. Yung ibang sisig kasi yung parang ano na, malata. Ganon, ayoko nun. So, itsura pa lang, pasado. Tikman natin. Pag mahilig ka sa maanghang. Pag mahilig ka... Ako, tiko masyado. Ano, masarap siya kasi kung di ko mahilig sa maanghang. Maanghang yung sisig. Kamusta? Kala ko gusto mo naman. Masarap kasi nga, malutong. Yun yung gusto ko sa sisig, hindi yung malata. Yung bulalo ng lola ko, natikman niya. Hindi pa po. Papunta pa kumidor kasi yun yung... 1970 pa yan. Yan ang original. Mga 1970. Tayong, ano, oh. 1970 Libya. Bulalo. Huwag kayong lolo ko loko kasi mamaya. Titikman natin to. Tikman natin yung... Ito kasi yung pinagmamalaki nila, yung gravy nila. Homemade. Ang sarap nga nung gravy nila. Potato. Ang sarap, parang mash... Oo, totoo dahi, lasang mashed potato. Dahi, pwede pang ulam. Pagpunta nyo dito, sabihin nyo, may gravy po ka. Alam mo, parang social na ano, homemade. Yung parang, pumunta ka sa bahay ng mayamang mong friend, tapos nagawa sila ng gravy. Ganito yung lasa. May ang sarap ng chicken niya. With the gravy. Nilagyan ng sobrang daming flavor yung chicken. True. Kasi sa yung gravy yung pinaka-ano niya. Totoo yun. Totoo yun. Ito yung kanilang beef sakuyaki. Ano siya? Soup siya na may beef tapos meron siyang glass noodles. Mm-hmm. Diba? Okay. Kala niyo wala akong alam ha. Meron akong alam. May malinamnam siya. Uy, bongga yung ano, mushroom buo. Ay, totoo. Hindi ko tinipid sa mushroom. Walang hati-hati ang naganap dito. Ay, anong buto? Mushroom! Oh my God, ngayon ako nakatikim nito. Grabe, ang sarap. Parang ako mag-invite sa bahay ng friend mo. Kung na mayaman, ganun yung feeling dito. Yung parang, amiga, bahay namin yung papiging. Itong beef ang lambot, ha? Oo. Diba? Hindi siya yung... Ganun.
Beef sukiyaki pala yun. Talaga, sakuyaki kami, sakuyaki. So, yung menu nila, nandito, ilalagay ko dyan. Ayan, oh. Oh. Ayan. Galing ko, no? So, may ito yung bulalo nila. Ayan, oh. Pak! Ayan yung bulalo nila. Sabi ni Jen sa akin, ito yung turo ni Nanay Jen sa akin. Pag kumakain ng bulalo, huwag niyo munang kainin. Huwag niyo munang kainin. Hintayin niyo. Hintayin niyo. Hintayin niyo yung medyo mga nakailang minutes siya bago niyo kainin yung bulalo. Lalo kung food, foodie ka or nag-review ka ng bulalo. Bakit? Kasi dun mo malalaman if bagong luto yung bulalo or hindi. Term is dinaya yung bulalo. Kasi pag naging masebo siya after ilang minutes lang, reheated yung bulalo or ano na siya, naluto na siya kanina-kanina pa or kahapon pa, ganyan-ganyan pa. Reheat lang talaga. Oo, ganun. So, ganun siya. So, in fairness dito sa bulalo nila. Oh, tingnan nyo. Kanina pa to, 30 minutes na ata. One hour. So, ibig sabihin, ano talaga to, pin-repair ngayong araw. So, ano talaga. Ngayong pagkakataon, pagkaupo namin, sabi ng bulalo, saka niluto. Ganun. So, ganun siya. Oh, tandaan nyo yan, ha. Yun yung tip doon. If magbubulalo kayo sa Tagaytay. Kasi yung iba kasi nilalagyan nila ng parang patinit. Oo, dinadaya nila. Nilalagyan nila ng mga parang hit something MM dun sa ilalim. Kasi para hindi makita yan na nagsisebo. So yun yun. So eto, tingnan nyo naman, walang hitan. Plato lang. Kung umiinit yung plato, hindi ko na lang talaga alam. May mga elemento tayo, mga kaibigan dito. Actually, hindi naman yung ganun ka. Parang sama-sama or inalam mo talaga yung ano. Kasi minsan, pag lalo yung mga maliliit na kainan tapos maraming bumibili sa kanila, para mabilis yung serving, ang ginagawa nila, mape-prep na sila ng gabi. Mm-mm. Para kinabukasan, reheat na lang yun. Kasi sobrang daming kumakain. Oo, so may mga ganun talaga. Pero kasi if you're into the quality of bulalo talaga, yung mga ganun. Makinig kayo kasi ako, hindi ko rin alam yan. So 1972. Ay, siguro kaya din ganun yung bulalo nila, yung quality. Oh. Dahil heirloom recipe siya, kaya naituro ni Lola kung paano hindi magsesebo. So, hindi to maalat na. Hello, basok ko sa ano, top 10. Ang daming laman ng bulalo nila. Nakakuha na sila, ha, tingnan nyo naman. Tatlo na kaming nakakuha, tas tingnan mo. Ganyan pa siya kalaki. Ganyan talaga yung serving nila. Malalaki talaga. Uy, ang sarap, hindi nga maalat. Kasi yung iba parang inalat nyo lang para ano. Kulangan ka pa sa alat, ikaw na lang. Oo. Pag-milid. Malambot yung beef nila. Baka kaiba ginalingan nila. Magkano ba yan? 700. Siya pero kasi worth it. Tsaka gusto mo ng quality na food na bulalo. Beatrice. Ayan na siya sa dessert. Parang hindi pa ako tapos. O, ayun yung cheese and sa mad. Ayan, lambot ha? Ito. Malambot siya, tapos... Ito na naman, tatakam na naman ako eh. Ang sa ano? Parang natuturo mo sa bibla. Ano? Gusto ko na din. Parang ano, pasalubong? Yung cheese niya, hindi siya yung mga regular na nabibili mo sa mall. Feeling ko ano to. Bumili talaga sila sa... Binibila ng mga ingredients talaga na. Perfect. Napapasuntok si Pauling Mare. Hindi. Melted cheese siya na something ganun yung ano niya. Kasi pag dunain mo siya, natutunaw na siya talaga sa ano mo. Yung pinapa. Hala! So ito yung ano, yung pinagsasabi ni Jen. Ayan siya, yung cheesy ensaymada. Ito pa lang yung parang pinaka-basic nila dito, ah. Cheesy ensaymada. Pagkasundot ko pa lang nung ano, parang cake yung sinusundot ko. Parang cake yung sinusundot ko. Pero ito yan siya, ha. So cheese yung ibabaw. Tapos ayan na yun. Ang sarap niya talaga. Ay naku, dumugin niyo na to sa puso ko. Kaya ako nga. Ayok niya! Nakakaiyak yung ensay. Uy, ang lambot talaga. Wala, parang naiyak talaga. Uy, ang sarap. Ang sarap. Ang lambot. Iyak talaga. Naiyak. Try niyo to. Ang kasalubong niyo talaga. O kasi ano, pag yan yung pair mo sa black coffee, kahit wala siyang creamer or ano. Sugar. Oo, ang sarap. Perfect. Sarap. Ano siya. Perfect talaga. Super. Nakaiyak ng ano nila. Pagkasosyalan yung bibigyan mo ng ano. Oh,
Diba? Mag-holiday. Hindi ka mapapahiya. Hindi ka mapapahiya. Sasabihin pa sa'yo, saan sa Tagaytay ito? Ito. So ito yung milky cheese rolls. Tapos meron siyang cheese din talaga sa loob. Kala pag niya busog na tayo din. Anong nangyari sa atin? Oo. Ang lambong. Milky cheese, ay. Ay. Hindi na nakapagsalita. So, ito ube cheese. Girl, ang laki nito, oh. Tingnan mo yan, iyan, oh. Ano yan, feeling wow. Na yan, hindi na yan kulay. Lasa, yung lasa ng ano? Lord. Yung ube. Papatad yan, katarin yan. Ano pang hinihintay nyo? Nam na. Nanamnamin muna namin to ha. Kasi ang sarap eh ha. Wait ka lang dyan. Babalik kami. Pero sarap talaga. So ayan guys, para makilala pa natin yung Beatrice Cafe and Resto. Nandito yung owner, si Mr. Norman. Para patanungin ko ng mga questions. Hello po Sir Norman. Good evening. Medyo madali lang dapat ha. Okay. Wala po tayo, chismisan lang po tayo. Nakakabusog na question. Okay, sige po. Ito na nga po ang unang katanungan. Sir, bakit po Beatrice yung pangalan po ng Resto? Beatrice. Dahil dun sa 1-year-old baby na. Yung lola namin, yung pangalan ng lola namin, Beatrice, 96 years old, alive and kicking. Wow! Nangalan namin sa kanya kasi before may restaurant siya, natigil lang, tapos nagkasakit siya. So parang gift namin to sa kanya na mabuhay uli yung restaurant, na nandun pa rin yung recipe. Kailan po nag-start tong ano, Beatrice? October 28. Ano po yung inspiration, tsaka yung theme nung resto, tsaka yung history po? Kwentuhan niyo po kami ng about dito sa so, restaurant. Itong business na to talaga parang gift namin. Family ko, mother ko, tsaka mga kapatid ko kay Lola Beatrice. Aside from the Bulalo, kumuha ko ng mga chef na mahusay talaga. Priority ko talaga, chef from Tagaytay talaga. So kaya yung dalawa kong nakuha ang chef dun sa kitchen is from Tagaytay. So marunong sila ng Japanese, Thai. So may mga Pinoy chef rin na cuisine din. Nag-hire din kami ng pastry chef. Importante sa Tagaytay na may kape ka, tapos meron ka rin masarap na tinapay. Grabe, yung pagkagat namin ng mga pastries. So talaga, gumaganon kami sa kasi sobrang sarap talaga. Naiyak po talaga kami sa sobrang sarap po ng pastries. Pati yung food, ang sarap po talaga. Bangan yung buko pie namin, cinnamon, milky bread. At marami pa talaga. So galing yung mga chef na nakuha namin. So nag-invest talaga kami sa mga behind the scene namin sa kusina. Huwag kayo lolo ko loko. Sabi sir, yung ano po, napansin ko po, meron po mga paintings. Ano po yung inspired or theme po? Aside from by profession, I'm an engineer. Graphic artist din ako, tapos photographer din. So yung mga experience ko sa abroad tsaka dito. So na-combine-combine siya. So, fresco namin, baroque style siya na may mix ng Moroccan. Tapos yung sa dining, mahilig din ako sa landscape. So, interior landscape namin dito. And of course, number one na top designer si Kaos. Meron kami isang area dito. Tapos, syempre, I'm a fan of Kobe. Coach ako ba, nagba-basketball. So, meron tayong alat para sa mga mahilig sa sports. Kaya yung mga friends ko dito, magpupuntaan sila pag medyo okay na daw yung schedule. Grabe sis, parang hindi napapagod. Ang daming sa coach, engineer, may business. Sir, hindi ko na kaya. Ang dami nang ginagawa sa buhay. Sir, at saka napansin ko po, ito pong magandang mural po dito sa likod natin. Sa mga painting po, ito po talaga yung Aldo Pansen. Ano po yung, sino po to? Meron po bang story behind this? Yung original na designer to is 1-2. Ang tawag sa kanya, 1-2. Pero nilagyan ko ng konting twist yung may 3-4. Sa digital art niya. Tapos ito, dagdag na lang namin yung ganto yung hair niya. So, we're planning na every season, let's say, Valentine's or what, medyo lalagyan namin ng konting twist. Hala, nakakatawa naman to. Abangan nyo yun. Sir, pero sino po itong, ano, babae to? Kinuha namin kay Lola Beatrice. So, hindi alam. Meron kayong mga social media, accounts, Facebook, Instagram, para po ma-follow nila? Meron kaming Instagram, Beatrice Resto and Cafe. And also sa Facebook page, meron din kami. So, meron kayong anything na gusto mong itanong, shoot lang kayo ng message doon sa amin. So, may sasagot naman. So, ngayon,
Kung gusto niyo talagang matikman lahat, punta na kayo dito. Kailangan talagang pumunta po talaga nila. So yung sinabi ni sir na mga social media accounts nila, nakalagay lang yan dito. At saka nasa description box. So i-click nyo na lang yan, i-like nyo para makita nyo yung mga upcoming pa dito sa Beatrice. Kailangan yung subukan. Talaga namang tayo dito. So ano po pala yung operating hours niyo po pala? From Monday to Thursday, 8 a.m. to 10 p.m. kami pag weekend, Friday, Saturday, Sunday, 7 a.m. para may maaga na tayong breakfast, agad may all-day breakfast tayo dito. So 7 a.m. to 10 p.m. din. Oh, sir, invite nyo na po sila. So pag ginagawa nyo, punta na kayo sa Beatrice. Tikman nyo yung masasarap na pagkain namin. Lalo na yung pastries namin, buko pie, bulalo, sukiyaki. Meron din kami mga pasta namin. Hindi kayo magsisisi talaga, talagang sigurado. May take out pa kayo. Pag pumunta kayo dito sa Tagaytay, kailangan puntahan nyo itong Beatrice. Sir, maraming maraming salamat po sa mga pa-interview. Maraming salamat, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you po. Dito na tayo mag-outro ng aking video ng vlog na to. Paano pala pumunta dito? Galing kayong Olivares Plaza. Sasakay lang kayo ng jeep o kaya ng tricycle. Bababa kayo sa may kanto ng SBD kasi andyan lang naman yun. Or malapit. Pwede nyo nang sabihin na Beatrice kasi along the highway na naman din siya. Kung galing naman kayong Manila, sakay lang kayo ng bus papuntang Tagaytay. Tapos, bababa kayo ng kanto ng SBD. Tapos yun, andito na yun. Kamusta ang another invite? True! Worth it ang invitation. Ay, sobra. Sana. Sana naman, di ba? Magiging nakasulat yung pagkain, sana. Meron pala siyang FB page, si Chris. Sabihin Chris mo para maano. Chris the Explorer po. Cavite lang po muna yung ginaanong. Oh, yun. Follow niya. Cavite niya. Mga vlogger kasama ko. Vlogger ako eh. Tapos si Pauline. Wandering Bell Ame. Yun din, mga Cavite din. Oh! Cavite vloggers. Siyempre si Jen naman. Go Tagaytay! Siyempre, huwag nyo kakalimutan yung sakin. Ako yung pinakakulelat yung sa FB. Kevin Hans, ilike nyo naman. Sana guys, makapunta kayo dito one of these days sa Beatrice Cafe and Resto. Hindi kayo magsisisi, talagang worth it lahat ng mababayaran nyo. Promise. Kung nag-enjoy kayo dito, i-share at saka ilike nyo na din. Saka mag-subscribe naman kayo. Yes! Parang galit naman ito. Maraming maraming salamat po, Len, Chris. At saka siyempre, Jen, maraming maraming salamat. Ika talaga pumubuhay ng YouTube channel ko. Maraming maraming salamat. Jen, maraming salamat. Shoutout sa'yo. Ikaw talaga pinakamalakas. See you guys on my next vlog. Bye! Bye! Thank you!